Ayan guys, nandito naman po tayo. Magbibigay po tayo ng reaction tungkol doon sa trending na video ni Luni ng kanyang performance sa loob ng Makati City Jail. May mga nagsasabi po kasi na VIP po siya, VIP daw siya. Very important person sa loob ng Makati City Jail. Tara, tignan po natin guys. Dito po kasi sa concert na to, ay sa concert, sa performance na ito ni Luni, may maririnig tayo na malaki daw ang bayad kay Luni sa pag-perform niya dito sa loob ng Makati City. Kaya doon po siguro maraming nakapagsabi na parang VIP daw si Luni sa loob ng Makati City Jail. At yung suit niya raw na damit ay bakit daw hindi kagaya ng mga kapwa niya bilang rudo sa loob. Pakinggan po muna natin sandali. Ayun guys, narinig nyo ba? May nagsalita kasi na mahal daw ang bayad yung sa performance na yun ni Luni. Kaya siguro may mga nakapagsalita na VIP raw siya. Pero bago natin tumbukin talaga kung talagang may punto ba yung mga sinabi nila na yun, bigyan ko muna kayo ng kaunting preview ay na trivia. Paano nagsimula si Luni? Sa pagkakaalam ko kasi, sa pagbase na rin sa pagre-research ko, si Luni kasi sinimulan nilang dalawa ni Ron Henley ng mga bata pa sila. Correct me if I'm wrong, no? Nung mga high school pa yata sila, nagkakilala sila ni Ron Henley. At binuo nila yung grupo nila na Stick Figas. Doon nagsimula ang unti-unting karir ni Luni sa hip-hop, sa rap scene. Tapos, sa pagkakaalam ko, sumali sila noon sa Itbulaga, yung sa may portion ni Francis Magalona na Rap Public of the Philippines. Pero ang alam ko, hindi nanalo sila Luni doon sa Rap Public of the Philippines na yung Itbulaga. Pero, once upon a time, nung gumawa si Francis M ng video ay ng album, kinuha niya si Luni para isa sa mga mag-guest sa album na yun. And the rest is history. Doon na nga po nagsimula yung pagsasamahan ni Luni at ni Francis M. Kaya lalong nakilala si Luni. At lumaban din po pala si Luni sa Flip Top. Marami siyang nakalaban sa Flip Top. Tulad nila Telo, Tipsy D, Plasma, Shea, Badang, at lalong-lalo kay Aklas, kay Mark Gris ba yun, yung foreigner, kay G-Clown, Malakid, may nakalaban din ni Luni si Michael Joe sa 052 Rap Battle League. Kung di ako nagkakamali, sa Japan yata yung 052 Rap Battle League na yun. Sa sunugan, lumaban din si Luni. Hindi ko lang sure kung lumaban din si Luni sa bahay katay, pero parang wala akong nakita. Napanood na laban ni Luni sa bahay katay kasi. Yun ang, kung gusto niyo mapanood yung mga laban ni Luni sa Flip Top, sa sunugan, ilalagay ko lang yung link ng Flip Top sa baba, sa description, para makita niyo yung mga laban ni Luni sa Flip Top. Lahat po tayo ay fans ng Flip Top. Fans din po ako ng hip hop, kahit na hindi po ako rapper, masugid na taga-subaybay po ako ng Flip Top. Lahat po yata, halos lahat na yata ng video ng Flip Top, napanood ko na. Kaya
masasabi ko na isa rin po ako sa panliluni. Ngayon, pag-usapan natin guys kung bakit nasabi na VIP daw si Luni. Makikita kasi natin dito sa video na parang bakit hindi daw siya naka-uniform patulad ng mga bilanggo sa loob ng kurungan. At kanina narinig naman natin na may malaki daw ang bayad sa kanya. Pero wag po muna tayong mangusga. Baka naman na nasabi lang yun nung nagsalita dahil nga sikat nga si Luni. Siguro naman, kaya siguro nag-perform lang dyan si Luni para bigyan niya lang din ng kasiyahan yung mga kapwa niya bilanggo dyan. Siyempre, kilala si Luni, sikat na sikat yan. Baka hindi natin alam, nag-request yung mataas dyan sa Makati City dyan para bigyan ni Luni ng kasiyahan yung mga tao dyan, yung mga bilanggo. Huwag po natin sabihin na VIP or very important person si Luni sa loob ng kulungan. Kasi po hindi po natin alam yung totoong kwento. Mahirap po kasi magsalita na VIP yung isang tao base lamang sa mga narinig natin, yung mga chismis. Huwag po tayong manghusga. At sa mga nanghuhusga po kay Luni sa pagkakahuli nga pala sa kanya, isingit ko na rin, no? Huwag po natin husgahan yung isang tao hanggat hindi napapatunayan sa korte, hanggat hindi siya inuhusga ng husgado. Huwag po tayong manghusga. Kahit kaninong mga suspect, kahit sa mga nahuhuli o kahit sa anong kaso man, iwasan po natin na manghusga ng kahit sinong tao. Sabi nga sa batas, everyone is presumed innocent until proven guilty. Ibig sabihin po, may lahat po tayo, kailangan po natin dumaan sa due process. Kung talagang nagkasala man si Luni, kailangan patunayan niya sa batas. Total na nahuli na rin po siya. Kung talagang wala siyang katunayan, mapapatunayan niya naman yan at makakalaya rin siya. At kung hindi naman po napatunayan na talagang may katalanan si Luni, ay sana naman po mapakawalan na siya sa madaling panahon. At balikan sana ni Luni yung mga humuli sa kanya, yung mga nag-set up. Hindi natin alam talaga kung set up ba talaga yan o ano. Kasi sigat na nga si Luni dahil din siguro sa marami siyang nakaaway, marami siyang nakagalit. Hindi natin alam kung sa loob ng hip-hop scene o sa rap scene. Hindi po natin alam. Kaya wag po tayong manghusga. Lahat po tayo ay fans ng hip-hop, fans ng rap. Lahat po tayo, basta OPM, fans po tayo. Lahat po ng OPM artist. Kaya yun lang ang masasabi ko, no? Kasi mahirap manghusga. Huwag po sa atin sabihin na VIP si Luni sa loob ng Makati City Jail. Huwag po muna natin sabihin na guilty na siya. Hanggat hindi pa sinasabi ng korte na talagang guilty na siya, huwag po tayong mangusga ng tao. In the end, lalabas din naman ang katotohanan. Doon malalaman natin kung talagang guilty si Luni. Kung guilty talaga si Luni, natural, dapat niyang pagbayaran yung kasalanan niya. Kung hindi naman siya guilty, ay dapat pagbayaran din ng mga pulis na kung sino mang umuli sa kanya o kung sino mang nag-set up sa kanya para mahuli siya o para makulong siya. Sana la patas ang batas. Sana mayaman o mahirap, patas ang batas. Para mahirap, marami kasing nakukulong na wala din namang kasalanan. At marami rin namang nakulong na talagang may kasalanan. Yun lang ang masasabi ko sa concert na ito ni Luni. Dapat pa nga tayong matuwa at nagbigay si Luni ng kasiyahan sa loob ng Makati City Jail. Kahit sa maikling panahon, napasaya niya ang mga kapwa niya bilanggo doon. Dapat nga, kung kaya nga ni Luni, dapat nga araw-araw siyang mag-perform dyan para kahit pa paano nababawasan yung lungkot ng mga
bilanggo. Yung mga kapwa niya bilanggo, at least napapasya niya araw-araw. Alam naman natin na napapasya ni Rooney yung mga kasama niya dyan. Yun lang at sana kung bago ka sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod nating video ay updated ka. Pindutin mo rin yung notification bell dyan. Paki-like din po yung video at kung may time kayo, pwede nyo rin pong i-share. Kung may mga tanong kayo o may mga comment kayo, ilagay nyo lang po sa comment section sa baba. Para lahat po yan ay masagot natin. O pwede tayong magkwentuhan sa comment section. Para lahat po ng mga fans ng hip-hop, lahat ng fans ng flip-top, ng sunugan, bahay, katay, o kahit na anong rap battle league. Kahit anong rap battle league, no? Sama-sama tayo na magdasal, manalangin, na sana makuha ni Rooney yung justisya niya. Kung sana makalaya na siya sa lalong madaling panahon kung talagang wala siyang kasalanan. At ulitin ko, kung may kasalanan naman siya, wala po tayong magagawa kundi pagbayaran niya lang yung mga kasalanan niya. Magandang araw po ulit sa inyong lahat. Ito po ang inyong kabagang, kaibigan, kapatid. Lahat na pwede niyong itawag sa akin. Ako nga pa ako pala si Leon Say. Yun lang po at maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Mabuhay ang hip-hop. Mabuhay ang rap. Mabuhay po ang OPM music. Lahat po ng kanta ng OPM music, maparap man, o kahit na anong genre pa siya, suportahan po natin. Huwag po natin na, kung sumusuporta man tayo sa mga banyagang kanta, sa mga banyagang artist, music artist, huwag din po sana natin kalimutan na sumuporta sa mga local artist po natin. Yun lang po at maraming salamat sa inyo.